Good morning mga ka-update. So, meron tayong nakilala dito, si Kuya Jerome. So, nakita ko siya mga ka-update dito sa pedestrian lane na nadapa ka dyan kanina? Yung nakaupo ka na lang? Ano ka, anong nangyari kanina? Na ano yung paa mo, na patid ba? Napatid ka tapos nadapa ka dyan sa mismong gitna. So mga ka-update, dyan ko siya nakita kanina nung nagmumotor ako. So ang motor ko ay andon, doon banda. So doon ko nilagay muna para makausap si Kuya Jerome. Kuya Jerome, ilang taon ka na po? Ilang taon ka na po? Ilang edad? 20? 20 years old? So ganyan mga ka-update. Polio, may polio ka rin? May polio rin si Kuya Jerome. So dalawang pa rin. So blessed tayo mga ka-update, kasi kahit papaano po ay kumpleto tayo at maganda yung pangangatawan natin. Kaya ang ano ko po ay ingatan natin yung katawan natin, na iwas tayo sa bisyo. Kasi itong mga tao na to ay sobrang kawawa, kasi alam mo yung hindi sila normal maglakad. Katulad kanina mga ka-update dito na abutan ko diyan sa may gitnang pedestrian, siya na patid, kumbaga nadapa siya. Na out balance ka ba, Kuya Jerome? So Kuya Jerome, pwede bang anuhan ko si Kuya Jerome mga ka-update para doon kami mag-usap, kasi medyo maingay sa kalsada. So doon tayo Kuya Jerome. Doon oh. Ay, hindi mo kayang umakyat. So hawak ka dito, hawak. Yan, hawak. Ah, sige. Ah. Ihawak. Yan. So hirap si Kuya Jerome maglakad mga ka-update. Oh. Yan, pwede ka na dyan. Okay ka lang dyan. Upo ka muna, dapat makaupo ka. Diyan siguro o diyan. Saan ba tayo? Maganda. Or dito, dito. Dito na lang. Sige. Kaya mo? So, lilipat kami ng pwesto. So, Kuya Jerome, taga saan po kayo dito sa Davao? Renta lang po, sir. Taga saan? Renta lang po, sir. Nagarenta ka lang? Oo. So magmask ka lang, kuya. Taga Malita, sir. Taga Malita kayo? Oo. So anong ginawa mo dito sa Davao? Na-lockdown ako, sir. Na-lockdown ka? So saan ka dito nagre-rent? Saan po? Sa dyan banda. So may cellphone number ka ba dyan? May cellphone ka? Wala kayo naman cellphone, sir. Wala kang cellphone? Nadapa si Kuya Jerome kanina. Sinong kasama mo dyan? Sinong kasama mo dyan? Ako lang isa, sir. So ba't napunta ka sa Davao? Nalakdaan ko sila dyan. Ang mga magulang mo nasa Malita? Davao Occidental? Kumain ka na ba? Hindi ka pa kumain? Punta tayo sa McDo. Kain tayo ha. So ayan mga ka-update. Tutulungan natin si Kuya Jerome na anong gusto mong hiling? Baka gusto mong mag-wish. Gusto mong magkaroon? Ano po? Saklay. Gusto mo ng saklay? Saklay. Kaya ba ng saklayan? Anong mas maganda? Wheelchair or saklay? Wheelchair na lang ang gusto mo. So ngayon, Kuya Jerome, sana mananawagan ako sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel, na sa mga sponsor, bigyan natin ng pansin. Si Kuya Jerome po ay isang PWD. At ngayon po mga ka-update, nakita ko mismo dito sa may pedestrian lane. So nadapa po siya.
So si Kuya Jerome ay taga Malita, Davao Occidental. Ayan po yung sitwasyon niya po. Ayan. So ang gusto mo, ang hiling mo Kuya Jerome ay magkaroon ka ng wheelchair. Kasi ayan kamay niya mga ka-update. Ayan maliit po. So ayan maliit din. So hirap siyang magsaklay tsaka maglakad. So ba't ka lumabas po Kuya Jerome? Ano po sanang gagawin mo? Dito sa ano, labas. Anong ginawa mo sana? Saan ka sana pupunta po? Ah, wala ka ng bahay talaga. Kumbaga ano ka na, kahit saan ka na lang kung saan ka na mapadpa, doon ka matutulog, ganun ba? Folding bed sir. Folding bed. Saan ka nang, meron kang folding bed? Mahal-kaya lang po sir. Ah, nag-rent ka? So magkano naman yung renta mo sa folding bed? 30 sa isang gabi. Saan banda yon? Yeah, sa metro. Sa metro? Yeah. Yung may gulayan dyan? Sa may gulayan. Diyan sa mismong may overpass, overpass ba yan dyan? Flyover? Sa likod. So dyan kita pwedeng mahanap. Pwede makita ulit. So ganito Kuya Jerome. Kasi wala ka pang kain. Sige, kakain muna tayo sa McDo ha. So tara. Kain muna tayo para hirap ka maglakad. So hirap daw siya maglakad mga ka-update. So ano po, so wala pang kain si Kuya Jerome mga ka-update. So ngayon kakain kami sa pakainin ko muna si Kuya Jerome sa McDo po. So andun yung McDo. So tatawid kami. Wala pang almusal. So na lockdown pala to si Kuya Jerome. Taga ano pala to? Taga Davao Occidental. Masakit yata yung sugat mo Kuya Jerome. Ano natin daw? Sakit? Jerome, anong gusto mong pagkain? Mga kain? Egg with ano ba? With rice. Chicken. Gusto mong chicken? Kopi. Gusto mong kape? Sige. So order muna tayo mga ka-update dito sa McDo. So ngayon mga ka-update, andito kami sa loob ng McDo kasama si Kuya Jerome. Kasi para makakain po si Kuya Jerome ng almusal. So ang pamilya mo Kuya Jerome nasa Malita talaga? Ilan pa kayo magkapatid? Apat. Tapos andun sila lahat. Alam nilang na lockdown ka dito. Ando sa Manila sir. Agaling ka ng Maynila. Tapos kailan ka lang dumating? Sa Manila sir. Sabi ko lang. Ang sabi niya sa anong sinakyan mo? Nag airplane ka? Piltrangko. Piltrangko bus. Matagal na ba? Matagal na. So pagdating mo dito sa Davao, na lockdown ka, imbis na uuwi ka ng Malita. So anong ginawa mo sa Maynila, Kuya? Tawagan ko, pinasama ka ng tsuhin mo? So sige, kain ka muna. May ano dyan, may kopi. Ito, kopi. So kain ka muna. Oo. Kain ka ha. Yan. Sige, kutsara. Ito kutsara mo. Tapos itong kopi para mainitan yung tiyan mo. Wala ka pa palang almusal. Ay, almusal mo yung lugaw kanina umaga. Lugaw umaga.
Sinong naglugaw? Binili mo? Mahirap ka ba? Eh. Ayan. So yung ibaon mo na lang to pag hindi mo maubos. Ano yan? Burger ha? Sige, kain ka muna dyan. Kain ka para may lakas ka mamaya. Kwento-kwento lang tayo kahit papano, no? Oo. Lagyan muna natin ng sugar yung ano, coffee mo. Sige, sir. Kain mo, sir. Sige. Anuhin muna natin tong coffee mo. Baka maglamig. Baka lalamig yan. Lagyan muna natin asukal. Ano po? Kunahin ko, sir. Mahirahin ko. Kung may wheelchair ka, masaya ka. Matutuwa ka. Hindi na kumata. Wala man ang kusugan ng lakas, sir. Wala yung lakas. Bumok. Parang bahangin. Oo. So parang hangin lang, walang lakas. Walang pakiramdam pag ganun. So saan ka magstay ngayon? Saan ka magikot-ikot? Sa Gulayan, diyan sa may Gulayan, mga sir. Sa tulungan mo Golding Bay. Ang adlaw 30. Ilang paano 'yan? Saan ka nag kumukuha ng pera? Yeah, palalimos na lang po, sir. Ang ayaw sa mga kontra na po. Bigay ko na 50. Oo. Oh. Para balik yung Golding Bay. Kahiram ka? Hindi makakatarga ako, sir. Hindi ka maka... Wala kang lakas, no? Yung kamay mo, pati kamay mo. Pero pagkatapos ng lockdown, uuwi ka ng Malita. Oo, mauli ko, sir. Kasi andun yung pamilya mo. Oo. Pero binibigyan... Pinapadalahan ka ba ng pera ng magulang mo? Wala, sir. Wala? Wala lang. Bakit hirap din sila? Oo. Ano bang trabaho ng parents mo doon, magulang mo? Pa. Masahero. Sama yung tricycle. Namamasahero? Ano yan? Jeep? Jeep. Sige. Tapos, kuya, pag mag-iwan lang ako ng number sa'yo, ha? Tapos kung ano, ano mo ako? I-text mo ako. O makitext ka sa mga... Ano mo? Mga kapitbahay mo, ha? Kapitbahay. Yung mga katabing tao, makisuyo ka lang. Kasi wala ka palang number. Tapos andyan ka lang naman kaya sa ano, no? Andyan ka lang sa metro, sa may Gulayan. Balcarako. Ano po? Nagkaram ko, Balcarako. Oh, hiram ka lang, ha? Ay. Ang pagkain ako sa metro, sir. Tinapay, raw kape. Tinapay at saka kape lang kinakain mo. So, kailan ka ba dumating sa Davao? Dubai na, sir. Tagal na? Naabutan ka pala ng lockdown? So, hindi mo pala kaya pag may saklay. So, mga kapit, mananawagan ako sa inyo, lalapit po ako sa inyo ulit. Sa mga subscribers po, si Kuya po ay PWD at kailangan natin siyang tulungan at at least po ay hindi siya mahirapan sa paglalakad ay pag umaalis siya. So ang hiling niya po mga ka-update ay wheelchair lang po para kasi walang lakas yung ano mo no, mga kamay mo, paa. So sana po pagtulong-tulungan natin si Kuya Jerome. Ambag-ambagan natin mga kapatid kung sino po ang may mabuting puso dyan, mabuting tao. At ang Panginoon na po'y bahala sa inyo, magbalik ng maraming blessings po. Kahit pa unti-unti lang po na bigay para makumpleto natin ang isang set ng wheelchair. So kuya, pag matapos tong ano, uuwi ka na, no? Oo. Uuwi ka na ng Malita. So galing si Kuya Jerome ng Maynila.
So pagdating niya ng Maynila, matagal na, medyo matagal-tagal na daw siya dito sa Davao. Na lockdown siya nung nag-bus siya galing Manila. Saan ka sa Maynila, kuya? Sa Pasay siya. Sa Pasay ka. Ang tsuhin mo andun. Sa taga-Pasay sila. Tapos nagpiltrang ko ka papunta ng Davao. Tapos na lockdown siya ng Davao. Pagdating niya ng Davao, na lockdown po siya, mga ka-update. At yung pamilya niya ay nasa Malita, Davao Occidental po. So medyo malayo. Mga ilang oras, kuya? Abot na mga 4 na oras biyahe. 5? Mga 5 oras po galing dito sa mismong Davao City, ang Davao Occidental. So mga ka-update, lumalapit po ako sa inyo at nananawagan ako na sana pagtulong-tulungan natin si Kuya, ano po, ayan o, si Kuya Jerome. Maliit po yung mga paa niya. At tapos mga ka-update, ay, nadapa siya doon banda sa may pedestrian po. May pedestrian doon. So, nadapa siya. Salamat ang sino kaya. So, pasalamat ka sa... sa... sa mga katangin mo sa tuwa. Para... para makakain ka. So, makakain ka, no? Katangin mo kami, sir. So, para hindi ka matumba, no? So ganoon na lang, kuya, ha. Kita tayo sunod sa bukas po. So God bless po, ha. Ingat ka.